Hello everyone, welcome back to the channel for this video. Magbubukas tayo ulit ng package. Kararating lang nito. Okay. Kanina lang. Kanina lang ba? O kahapon? Basta, kararating lang nito. Konting kwento. A bit of a story time. Matagal ko lang gustong bilhin tong librong to. Libro to ulit. Libro ulit. Una, sinubuan ko siyang orderin sa creator nito mismo, kay Manix Abrera. Meron siyang shop sa Shopee, Kiko Machine Comics. Ang description ko nga sa experience ko sa pag-order ng librong ito, kung nakaranas kayo nung sa Easy Consult before, yung pag-schedule ng bakuna sa Quezon City, hintayin nyo na mag-a-announce yung ating government na 9 o'clock or 9 PM, mag-aalat kami ng ganito karaming slots for yung scheduling. So, dapat by 9 PM, mag-login ka sa Easy Consult para makakuha nung slot. Tapos, nung nagbukas na sila for yung A4, A5, which is yung ating mga workers, medyo mahirap nang kumuha ng schedule kasi pagpunta mo doon, either sobrang lag na yung website dahil sa dami ng mga nagbubook ng schedule, or yun nga, since marami, mahirap kumuha ng slots. Ganun kahirap kunin tong librong to dun sa shop ni Idol Manix, dun sa kanyang website. Kasi ganun din yung announcement niya, parang 7 PM I'll drop 50 copies. Pagdating mo doon ng 7 PM, sold out na. Tapos, sige, by 12, maglalagay ulit ako ng ganitong amount, 12 AM. Kung naka ulit doon, sold out na ulit. Ganun din yung nangyari noon. Tapos, hinintay ko na lang na i-disseminate ng kanyang publisher sa bookstores. Tapos, yung first day din na nangyari yun, pagpunta ko doon sa actual na comic shop, sa actual na actual page ng publisher niya sa Shopee. Ganun din, pagpunta ko doon, yung picture ng libro, sold out na naman. Tapos, yun nga, kung sinusundan niya ako sa Facebook, nagpo-post ako tungkol dito. Pero sa wakas, naka-order na ako. Salamat kay Ma'am Nida kasi inabisuhan niya ako na, uy, maglalagay ako ulit ako ng ganitong oras. Tapos sa wakas na abutan ko yung allotment nung araw na yun. Nakakuha na ako. So, buksan na natin. Haba nung kwento ko, no? Kaya lamang kinalaman sa inyo. So, parang ganun na lang yung nangyayari sa video na to sa YouTube channel natin. Ko. Ayan. Ang alam ko, si Avenida, yung publisher ng librong ito, meron talaga silang green initiative. So, as much as possible, binabawasan nila yung amount of paper, amount of plastic na kasama sa pagbalot nila nung kanilang libro. Binabalot nila ng corrugated board, which is a nice initiative. Tapos, ang main plastic na lang nito is yung tape. Of course, yung courier bag din nung kung ano man yung shipping company na kukuha. So, as you can see, wala siyang bubble wrap. Wala siyang anything. That's yung green initiative nila. And it works naman kasi yung the book arrived medyo may konting tama, pero I'm not really that particular kasi I usually read yung books. I buy yung books to read. Kasama na rin yung collect. So, if you can notice yung mga pinapakita kong libro, medyo frayed yung edges or dog-eared siya. Kasi binabasa ko talaga siya. Binabasa ko siya. Lalo na yung mga nag-i-enjoy akong libro, sobrang magiging ano yun, magiging wasak-wasak eventually. Kasi lagi ko siya lang binabasa. Isa sa mga lagi kong binabasa ng libro is gawa nitong si Manix. Well, actually, hindi na naman to kailangan i-introduce pa eh. Kasi sa lahat ng events na attendan ito, alam nyo kung saan siya makikita. Makikita nyo si Manix kung saan yung may pinakamahabang pila. Okay? Tapos, kahit ano yun,
whatever event it is, I mean, kahit events for yung mga imports na comics, let's say free comic book day, tapos napaunlakan si ni Manix na mag-attend nun, may mahabang pila dun. Kahit na usually ang mga uma-attend ng mga ganong event is mga collectors ng Western imports or kahit mga manga. So, si Manix is a phenomenon. An actual phenomenon. Yun lang yung masasabi ko. Kahit din sa ang dulo ng bansa, kahit sa ang sulok ng bansa, kahit sa ang lupalop pumunta. Ambawa, when we went to Cebu, mahaba ang pila ni Manix. When we went to Iloilo, mahaba yung pila ni Manix. We went to Baguio, which became yung parang home base ni Manix for quite a while. Sobrang haba nung pila. And meron nga siyang book signing na kinailangang tumulong nung kabilang establishment na magparaya na gamitin yung, I think it was like a viewing room or something, para dun ilagay lahat ng mga taong nakapila para hindi masyadong magulo. Ganun kabagsik tong si Manix. Tapos kilala naman natin lahat si Manix Abrera as a very prolific creator. Isang creator na laging may sinasabi yung gawa. Sobrang sulit pag binili mo yung libro niya. Well, this one is medyo parody siya ng nung Bertong Badtrip na kalalabas lang din. Kung naghahanap kayo ng libro na yun, lagi ring sold out yun dun sa Avenida or sa anywhere else. As in, kahit dun sa shop mismo ni idol author Manix, pagpunta mo dun, sold out yung Bertong Badtrip. Tapos, ngayon nag-release siya nitong limited edition. I hope this is not really limited edition because I want as much as many people na nagbabasa na makabasa ng gawa ni Idol Manix. Isa si Manix dun sa mga malalalim nating creators na while yung gawa niya would look like cartoons, like simple doodles, especially yung mga puting tao lang niya. Pag binasa mo, as in, yung joke is about algorithms ng math, chemistry, equations. Pero nakakatawa siya sobra. Tapos, hindi siya blatant na nagdidig into authority or into the government. Pero nandun pa rin yung mga social issues, natatakal pa rin niya. Tapos, yung kanyang mga... sobrang nakaka-relate, lalo na kung student ka. Oo, nakaka-relate sa humor niya. Tsaka nga, sobrang lalim na tao. Makikita mo rin naman sa iba niyang works. Ang iba niyang works is yung 12 tsaka yung 14, which are wordless na comics. Sobrang hirap kaya gumawa ng wordless na comics. Pati yung nung sumali siya sa yung contest ni Neil Gaiman sa Fully Book. Wordless din yun. As in, isa sa pinakamahirap na exercise as a comic book creator is yung pag gumawa ka ng wordless na comics. And si Manix parang sobrang na ano niya na down pat niya na yung technique sa paggawa. Ganun siya kagaling magkwento. Anyway, titingnan natin yung libro is itong Little Bertong Badtrip. Kalalabas lang. Medyo late ako, siguro mga 2 weeks or more, a month na ito lumabas. Kasi nga, ang hirap kunin ito. Sobrang hirap. At tuntuwa ako na nakakuha na ako ng kopya. So, samahan nyo ako. Tingnan natin. Okay. Katulad ng ginagawa ko madalas dito. Tingnan natin. Tapos, sana bumili din kayo ng kopya. Available to sa Avenida Shop, sa Shopee, sa Comic Cat Shop, Secret HQ, tsaka available din to sa store ng Comic Odyssey. Okay? So, bili kayo doon. Ayan, palitan na natin yung angulo. Tapos pakita ko sa inyo, ito napakagandang gawaan Manix. Okay, so yan. Medyo weird na naman tong size nitong comics na to. 4, 5, 3... 4, 5, mga 5 by something inches. Sorry, wala akong manukat.
7? 5x7 or something? Not really sure. Pero this is a full-colored comic, so you could see. Little Bertong Badtrip. Meron din siyang IFC. Pag nakakita kayo na IFC sa mga specifications, ibig sabihin nun is inner front cover. Usually, pag nagtitipid yung isang self-publisher, walang laman to. Kasi medyo mahal din. Mga additional piso, additional ganun. Ito full color to, mahal magpa-print nito if you're going to be a self-publisher. Tapos full color, tapos offset, medyo pricey siya. Mm-hmm. Ito rin, ayan, full color na book siya. Sobrang cute nung gawa ni Manix. Tungkol to sa kabataan ni Bertong Badtrip. So, ayan na lang muna. Papakita ko sa inyo. Get your own copy if you can. Yeah. This is 650 pesos. Well worth it. I haven't read it yet. But knowing yung work ni Manix, I'm sure it will entertain me. So, that's it. That's my video for today. Thank you for watching. Please do leave a like. And share this to your friends. If you are so inclined, please do subscribe to the channel. And if you do subscribe, please do click on that notification bell para alam niyo kung kailan ulit ako mag-upload ng other stuff. Nag-upload ako ngayon ng mga Comic-Con interviews that I did. Comic-Con is a local event na nag-showcase ng mga local din na comic book artists. I'm one of the organizers. At pag minsan naatasan ako nung committee na mag-interview for the panels. And upload ko yung ilang panels dito. So, I might upload yung even older ones that I mediated or hosted or whatever. Di ako ganun kagaling na host. So, pasensahan na lang. And, yun. Once again, thank you for watching the video. And, I'm out.